Hi guys! Welcome back po sa aking YouTube channel and today's video ay about naman po sa retainers kasi nagre-retainers po ako ngayon. So, share ko sa inyo kung ano po yung na-experience ko sa retainer at kung ano po yung mga products na ginagamit ko po para po pandinis sa aking retainer. So guys, before po tayo mag-start, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel, i-click lang po ninyo ang subscribe button sa baba and click the notification bell and select all para po ma-notify po kayo sa ating mga bagong uploads. Unang-una guys, ano po ba yung retainer? So, para sa akin, yung retainer po ay ginagamit po ito pagkatapos po natin mag-brace. Pag tinanggal na ho natin yung brace natin ay papasutin na naman tayo ng ating dentist ng retainer para ma-re-retain yung nagawa ng brace sa ating ngipin. So guys, may mga types ng retainer po. Itong retainer first ay yung removable clear plastic na retainer na makikita nyo sa screen. And second ay yung bonded permanent retainer. Makikita nyo din sa screen. Yun yung ano, yung dito nilalagay na permanent na siya. Parang hindi na ata siya tinatanggal, ganun. So, yung last naman ay yung mas ginagamit ho ng karamihan. Yung removable Hawley wire retainer po. Guys, papakita ko po sa inyo kung ano yung retainer ko po. And ito na. Charan! Ay, may lagayan siya kung tatanggalin mo siya. Kung kakain ka, tatanggalin mo. So, dito mo siya ilagay guys para hindi po siya mahulog or masira, ganon. Diba? So, ilalagay ho natin dito sa lagayan niya po. Doon din sa clinic kung saan tayo nagpapalagay ng retainer, doon din po natin to mabibili. So, nabili ko po ito mga 150 doon sa clinic na ano, na nagkakabit sa braces ko noon tsaka ng retainer. So, ito guys. Sa akin kasi, dalawang pinapalagyan retainer sa baba at tsaka sa taas. So, ito yung sa baba. So, yan sa baba. At ito naman po sa taas, guys. Yan. Pangit na itsura, no? Yan sa taas. Yan po yung sa taas. So, ayun, guys. Depende din ho, yung price po ng retainer, depende ho yun sa clinic na ating pinapasukatan ng retainer, kung saan tayo nagpapalagay ng retainer. Depende ho yun kung magkano ho yung price ng retainer. Yung sa akin po, up and down ay 9,000 po ito. Kasi hindi ko alam, iba din price nito eh, yun Pontix. Ito, kasi nilalagay ito dito sa may bagang ko. Kasi wala na akong bagang dito. So, nilalagay siya, kailangan siya lagyan ng Pontix ito. Iba din price nito, pero nakalimutan ko kung magkano. Basta yung up and down ko, itong pantaas, saka yung sa baba ay 9,000 po yung binayaran ko lahat-lahat po dito sa retainer po. Guys, dito na naman po tayo kung paano po natin lilinisin yung ating retainer. Kailangan po ito guys kasi kung hindi mo to lilinisan is babaho po ito, babaho po yung hininga po natin. So, kailangan po ito linisan. So, guys, may napanood akong video din sa YouTube. Doctor siya, sinasabi doon guys na hindi toothpaste yung gagamitin mo panlinis sa retainer ho natin. Nire-recommend niya ho doon na ano, na panlinis po kung saan yun din po yung ginagamit ko ngayon ay itong Polident. Ito guys. Tingnan niyo sa screen guys kung paano ko siya nilinisan. Ibababad niyo ito sa tubig kung saan nandun yung retainer nyo. Tapos ibabad nyo sa tubig ng 15 minutes. Pagkatapos ho, nang babad nyo sa tubig ng 15 minutes na kasama yung retainer ay ibabrush nyo ho siya.
brush-brush nyo ho siya. Then, tapos yung i-brush, babanlawan nyo na ho. Ginagamit ko siya every 2 weeks. Kasi, mahal siya guys. At, hindi kaya ho na everyday ko po ito gagamitin guys. Kasi, mahal po siya. 4 na piraso po ay 70 plus yung 4 na piraso. So, kung araw-arawin ko ito gamitin, 4 na araw ko lang po ito magagamit. Ginagawa ko ay every 2 weeks ko po ginagamit po ito. Kasi guys, ang purpose din nito ay tinatanggal niya yung mga dumidikit-dikit dito na hindi na siya makuha na, yung hindi siya makuha ng brush na talaga. May mga dikit-dikit dito kasi minsan di, kasi siguro yung hindi nilinisan, hindi binibrush, so magkakaputi-puti siya dito guys. So ito yung pampatanggal niya guys. So, sa pang-araw-araw ko po na ginagamit ay itong Colgate Plax. Ito, konti na lang siya, paubos na. Ito, mura lang to guys kaysa dito. Tapos ito, matagal pa ito maubos. Dapat yung gagamitin mong mouthwash ay no alcohol, free alcohol na mouthwash yung gagamitin nyo po. Wag ho yung matapang kasi nakasira din po yun sa ating retainer. Ito konti na lang, may bago akong binili. So ito, nakatipid na rin kasi may mga ito, may mga free siya guys. So yun lamang po ang aking mga products na ginagamit po panlinis po sa aking retainer guys. Huwag po kayong gumamit ng toothpaste kasi sobrang tapang ng toothpaste. Nakakasira ho yun ating retainer. Gagamitin ho natin yung mouthwash na free alcohol at yung gusto nyo kung may budget talaga, may pang-maintain kayo itong Polident na ano. Ito o. 4 na piraso lang siya guys. 75 plus. Maganda to. Ito naman guys, kung paano mo siya gagamitin, kumuha ka lang ng yung cup niya, gamitin nyo, maglagay kayo dun sa cup niya, tapos i-brush nyo lang din, ganyan-ganyan, i-brush nyo lang din. Pag after nyo mag-brush nun, babanlawan nyo din guys. Yun lamang aking products na mai-share po sa inyo. Guys, i-share ko din sa inyo kung paano ba natin ilagay yung ating retainer at kung paano po ba ito tatanggalin. So guys, dito sa taas, 'di ba ito? Ipupush mo lang 'to, paglagay mo dito, ipupush mo 'to pataas. Ito dito, ipupush mo. Ganun din yung sa baba, ipupush mo. For example nito, ilalagay ko guys ha. Ayan. Nalagay na siya. So, paano naman siya? Tingnan mo. Ito lang pong problema sa retainer. Parang bulol ka magsalita. Ito po yung pag ganito po ito pag nagsuot ka ng retainer. So, kung tatanggalin mo guys, nakita mo to, itong mahaba na to, ito, itong mahaba na to, ito, ito. Yan yung ipupush mo pababa naman. Wag dito guys. Wag dito. Wag. Kasi masisira ho yung retainer natin. So, dito ho sa may taas. Ito. Ipupush mo siya pababa para pagtanggal lang iyong retainer. Ayan. Natanggal na ho yung aking retainer. Yun lamang about sa pag-uot at saka pagtanggal. So, guys, ilang taon naman ho natin gagamitin yung retainer. Sinabi sa aking dentist guys, kung ilang taon ho ako naka-brace. For example, ako nag-brace ako 4 na taon. So, 4 na taon din ho ko po susuotin yung retainer. Unang isang taon, susuotin po siya ng araw-araw, 24 hours talaga. Araw-araw, pag pangalawang taon ay susuotin mo siya every 12 hours. Pag last two years ay depende na sa iyo kung susuotin mo. Paminsan-minsan na lang siya susuotin. Pero ngayon guys, sinusuot ko na siya panggabi na lang ho pag after ko po mag-dinner. Kasi hindi ko po talaga feel suotin siya pag kumakain. Kasi parang
walang lasa yung pagkain, parang sa gabal pag magmuya-muya ka, parang hindi ako komportable talaga guys na suotin ho yun habang suotin ho to habang kumakain. So tinatanggal ko ho siya. So nag-decide na lang ho ako na after dinner na lang yung matutulog na ako, ilalagay ko ho yung retainer ko para hindi na ako yung tanggal suot, diba? Alam nga naman, pagkakain ako, tatanggalin ko na naman, pagtapos na kumain, susuot ko na naman, yung parang nahahassle ako, guys. So, inano ko na lang, panggabi ko na lang. So, yun, depende na rin sa'yo yun, guys, kung susundin nyo ho yung sinabi ng dentist, kung depende po yun kung komportable kayo. Yun lamang, guys, ang aking maishishare. Grabe. Ang gulo na ho ng aking buhok. Pasensya na ho kayo kasi nga wala na talaga. Wala tayong budget pang paganda ng ating buhok. Kaya super gulong-gulo na ho ng aking buhok. So guys, yun lamang po ang aking maishishare sa inyo. Sana guys ay may nakuha po kayong aral dito sa aking video. So that's all and thank you for watching and huwag niyo kalimutan ho na i-click yung subscribe button and notification bell and select all para ho ma-notify po kayo sa ating mga bagong upload. So, thank you guys. Mwah!